Sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku famalil zalimina min nasir. Sabi ng dakilang Allah, di ba binigyan namin kayo ng mahabang buhay? Umabot ka sa 80 years old, 70, 60, 50, umabot ka sa ganyang edad. Nang sa ganun ay maalala ng taong sino mang makaalala kung bakit siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw, ilang taon ka na ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Anong purpose bakit ka nilikha ni Allah? Ah, binata pa naman ako. Walang problema. Magpapakasarap muna ako. Tingnan mo ang ganitong mga uri ng prinsipyo at pag-iisip. Ganito tayo niligaw ng mga demonyo. Ganito tayo niligaw ng mga demonyo. Ay, hindi muna ako magsasala kasi wala pa naman akong sakit, malakas pa naman ako. Kasi ang akala natin na ang kamatayan dumarating kapag may sakit ka na. Mali. Pwede sa paglabas mo ngayon dyan, sa masjid, nasagasaan ka, patay ka. Natumbahan ka ng kahoy, patay ka. Tinamaan ka ng kidlat, patay ka. Iba't ibang uri ng kamatayan ng tao, hindi sa sakit. Hindi lang sa COVID. Maraming uri ang kamatayan ng tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Matulog ka lang mamaya. Wala na, hindi ka na nakabalik. Hindi ka na nagising. Natuluyan ka na. Kaya hanggat may buhay ka pa, alalahanin mo kung bakit ka nandito sa mundo. At pagdating sa araw ng paghukom, sasabihin ni Allah, wajaakumun nadhir. Dumating sa inyo mga tagapagbabala, ang nagbibigay ng wasiyat. Nandiyan ang mga ulama, mga ustaz na nagbibigay sa inyo ng paalala, bakit hindi kayo nakikinig sa kanila? Hindi natin masisisi ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, maliban ang ating mga sarili. Kaya nga sasabihin ni Allah sa mga mapagdawa ng kasalanan, fadhuku famalidhalimina min nasir. Kaya sa araw na ito, lasapin ninyo ang mahapding parusa. At sa mga taong mga kriminal o mga taong tagapaggawa ng kasalanan, ay walang makakatulong sa kanila. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, napakaliit ng buhay ng tao sa mundong ito. Isipin ninyo, ibasin nyo na lang sa 1 week. Ang 1 week ngayon, parang 2 days lang, 1 day. Napakabilis. Ganyan din kabilis ang buhay ng tao. Kaya hanggat ikaw ay nabubuhay pa, binigyan ka pa ng dakilang Allah ng pagkakataon, magbalik-loob tayo sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Itayo mo ang 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Huwag kang magtamad-tamaran sa pag-alala sa dakilang Allah. Alalahanin natin palagi ang dakilang Allah kahit saan man tayo naroroon. Dahil kapag dumating sa atin si Malakal Maut, wallahi, wala na. Wala na. Hindi na natin kayang i-extend ang buhay natin o humingi pa ng tawad. Kaya nga, pagdating ng kamatayan ng tao, sasabihin niya sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, pabalikin mo ako sa mundo. Nang sa ganun ay makagawa pa ako ng kabutihan. Pero tapos na ang huli, mga kapatid. Kapag dumating sa atin ang kamatayan, wala nang chance, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sinabi ng Allah, Hatta idha ja'a hadumul maut, kala rabbir ji'un, la'alli a'mal salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun fahuwa kailuha. Sasabihin ng tao, hanggang sa dumating sa kanila ang kamatayan, at sasabihin nila, O aking Panginoon, pabalikin mo ako sa mundo, la'alli a'mal salihan. Nang sa ganun ay makapaggawa ako ng mabubuting gawain na aking nakaligtaan o aking iniwanan. Pero wala. Hindi mo pwede pakiusapan si Malakal Maut kapag dumating siya. Hindi na. Kaya hanggat may natitira pa tayong oras, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wallahi, hindi ito biro ng mga payo o paalala sa atin ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, nakakatakot. Nakakatakot ang dakilang Allah. Nakakatakot ang parusa ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Subukan mong umupo sa isang sulok at alalahanin mo ang parusa. Sabi nga ni Uthman bin Affan radiyallahu an, kung sa araw ng paghuhukom ay hindi ko alam kung saan ako, sa pareiso ba o sa impyerno, mas gugustuhin ko pang maging alikabok. Ganyan katindi ang takot ng mga sahaba sa araw ng paghuhukom, sa impyerno, sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna laka dhakirin, laka syakirin, laka muwahhidin, laka musallin, laka ta'ibin munibin. Allahumma bayyid wujuhana yawma nalqaq.